So hello guys, ngayon ay day off ko. So dahil wala tayong magawa at magbe-birthday na rin yung kaibigan namin, so kailangan naming tumingin ng pang-gift sa kanya. And aside from that, dahil uuwi rin ako ng Pilipinas, so titingin-tingin na rin tayo ng pwedeng pampasalubong sa ating mga relatives. So ayan, andito nga pala ako sa may Alriga Metro Station. Ito ay Red Line. So dito nga pala sa Dubai is meron lang dalawang colors ang metro station. Isang red tsaka isang green. So etong sasakyan natin from Alriga to Dera City Center is isang station lang. And kung mapapansin nyo, sobrang linis ng metro station dito. Sobrang linis. At dahil yung nasa screen, nakalagay dyan or makikita nyo dyan kung ilang minuto yung arrival or yung interval ng train. So kung ano yung mga nandyan sa screen na nakikita nyo kanina is hindi yan nalilate. So if possible na nalilate, like example, late man siya, pwede nyong itawag yan sa RTA kung ano na nangyayari, kung nasa na yung train. So ayan, at nag-a-announce din sila. Sobrang convenient ng transportation, ng public transportation dito sa UAE. At sobrang linis, kung mapapansin nyo. At talagang nakasegregate yung area ng pambabae tsaka ng panlalaki dyan. Pero yung area ng lalaki, pwedeng sumakay doon yung mga babae. Pero sa area ng mga babae, hindi pwedeng sumakay yung mga lalaki kasi magkakaroon sila ng fine. At kung mapapansin nyo, yan, may mga red button dyan. And in case na may mga emergency, pwede nyo yung i-push para makatch nyo yung attention ng government nyan dyan sa mga RTA or dyan sa station. Pero kapag napindot nyo yun na hindi naman kailangan, is magkakaroon kayo ng fine. So ayan, ito na nga, nakalabas na tayo at papunta na ako ng Dera City Center. Ang Dera City Center ay isang mall dito sa UAE. Isa lang siya sa mall ng UAE at marami pang ibang mall na meron dito. Ang kagandahan lang dito is sobrang accessible ng area. At kung mapapansin nyo, sobrang init dyan. As in, sobrang init. Kapag ka summer dito sa Dubai is sobrang init talaga, like mga 50 degrees. Yun yung pinakaano dito, kaya ang mga tao bibihira lang lumabas kapag summer. At ngayon nga, paumpisa na ng summer, malapit nang mag-Ramadan, kaya medyo mainit na talaga. And andito na tayo ngayon sa may Dera City Center, at ito na yung pinaka-entrance nila hanggang papasok sa loob. At dahil tayo ay mamamasyal-masyal, and tingnan natin kung ano pwede natin mabili dito. At tayo ay mabubudol. Malamang mabubudol tayo ngayong araw na to. So, ito nga pala ang pinaka-information ng Dera City Center. Kapag may gusto kayong hanaping boutique, magtatanong lang kayo dyan sa pinakagitna and ituturuan niya sa inyo kung saan yung location nun. Pero tayo ay dahil nag-i-explore. So, ayan. Ganyan lang ginagawa natin, pasyal ng pasyal, lakad ng lakad, at titingin-tingin kung ano yung possible na pwedeng bilhin sa ating sa kaibigan ko. And lakad-lakad lang. Sobrang linis at ganda ng Dera City Center, kaya kapag nandun kayo, talaga namang matitempt kayong bumili kasi ang daming pwedeng bilhin. And dito mismo sa Dubai, alam nyo yun, yung feeling mong hindi mo kayang bilhin sa Pilipinas, dito hindi siya ganun kahirap dahil okay naman yung kahit paano sa Saudi. So ayun na nga, nandito na tayo sa Swatch at syempre napatingin-tingin tayo. So ayan, dahil sa katitingin, nakabili tayo na relos. And by the way guys, dito sa UAE pala, kapag meron kayong Swatch na relos na luma na, pwede nyo yung ipalit sa kanila, pero pwede nyo yung iswap, pero kailangan nyo mag-purchase ng relos. Is either same lang ng price noon or mas mataas pa yung presyo niya. So ayan, kaya naging tatlo yung nabili ko. Kaya tatlo yung dala ko is dahil yung isa ko, swinap ko ng bago dahil marami ng scratch yung isa kong relos.
pinalitan ko siya. Pero make sure na kapag mag, ano, ipapalitan lang yun ng swatch kapag in demand pa yung model. Pero kapag old na yung model, hindi na siya papalitan. Kasi yung isa kong swatch, dapat, actually, dalawa yung relos ko sana napapalitan ko. Kaya lang, hindi nila napalitan, gawa na yung, ano, is old model na. Kaya hindi na napalitan. So, ayan, nabudol tayo ng swatch. At ito yung pinaka, ano, itsura ng pinaka area ng Dera City Center. So, talagang malilibang kayo dyan. At maraming sale. Kaya, kung ayaw nyo magpabudol, eh, wag na kayong mamasyal sa mall. Pero tayo naman ay dahil kailangan lang nating may pagregaluhan. Kaya, so, ayan, tingin-tingin lang. Tingin ang tingin hanggang sa nabudol tayo. And dahil tapos na rin tayong mamili, eh, pauwi na rin tayo nyan. Kasi, ayaw na nating mabudol. Kaya, kailangan umuwi na agad kung ano lang yung kailangan. Yun lang talagang kailangan bilhin. And ito nga pala ay ang Carrefour. So, dyan, pwede kayong mag-grocery dyan sa Carrefour. And malapit na rin yun sa palabas pa exit. So, ang ginawa ko lang dyan is, kung ano lang talaga yung, ano yan, kailangan ko, dun lang talaga ako nag-focus. Naglagay tayo ng ano. So, para hindi tayo mabudol ng todo-todo, eh, sabi ko, kailangan na lang umuwi. And, ayan, ito na yung pinaka, ano, pa-exit na tayo. Kaya, dire-diretso lang ang tingin. Para hindi na tayo mapagastos lalo. And, ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang linis talaga ng, ano, dito, ng mall. Tsaka, malaki din siya. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And, pasyal-pasyal lang kayo habang, papasyal ko kayo habang day off and habang may time na mamasyal. Kaya ayan, makikita nyo naman kung ano yung mga possible na mangyari kapag nandito ka sa mall. Kasi sobrang andami talagang sale dito. Hindi siya kagaya sa Pilipinas na ang hirap-hirap bilhin. Dito, sa UAE, at least kahit paano, may mga feeling mo sa Pilipinas, hindi mo mabibili dito, mabibili mo dahil bukod sa sale na siya, dahil kahit paano, kaya naman siyang ano, bilhin ng sahod mo. So, kaya yung mga Pinoy dito, nakapag-shopping din kahit paano. Pero hindi naman lagi yung shopping na ginagawa namin. Kumbaga, pag kailangan lang. At ako, personally, kapag nagsha-shopping talaga, nagsha-shopping, pag kailangan lang. So, ayan. So, hopefully, nag-enjoy kayo and bye!